Magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel. Gregory Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayong araw na to mga kagulay ay nilinis ko na nga itong pinanggalingan ng Ampalaya. Hindi na nga ako gumawa ng vlog dito ng mga nakaraan dito sa Ampalaya. Gawa nga ng marami ring nadali dito. Gawa ng inano ako ng ulan dito. Ito yung unang Ampalaya nung nakaraan mga kagulay. Sasya na kayo kung hindi ko kayo na-update doon. Pero kahit pa paano nakabawi naman doon mga kagulay. Mali, ang ginawa ko nga pala siya mga kagulay para hindi masayang yung plastic nung Ampalaya kasi yan, mahalata naman Ampalaya kasi ang layo ng agwat mga kagulay, 3 meters ang agwat plat to plat. Kaya ang ginawa ko naman ngayon mga kagulay, yung mga poste niya ay ginanyan ko na siya mga kagulay, pero hindi, wala pa siyang tali kasi tataniman ko ulit to ng mga kagulay. Ang ipapalit ko sa Ampalaya yung sitaw mga kagulay, sitaw para yung kasunod dun yung binablog ko doon sa kabila, mapapansin yung green na green doon pag doon mga kagulay, yun yung sitaw. Kumbaga pagpapasunod ulit ako mga kagulay. Kumbaga wala pa naman yung tataniman ko doon, doon sa kung naalala nyo sa sumusubaybay sa akin, yung binisita nga natin doon yung sa isang hektarya. November pa kasi yon mga kagulay, kaya abang hinihintay natin, hinihintay ko ay tataniman ko muna to ng sitaw, di ba? Ang sitaw mabilisan lang naman ang sitaw. Yan, bali ang tataniman na plano mga kagulay, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang na plat mga kagulay, pero double row siya mga kagulay. Tapos dito sa kabila ay pipino. Magano lang tayo ng pipino mga kagulay. Yung hindi naman karamihan ng pipino mga kagulay kasi isang lang. Pati yung sitaw hindi naman karamihan yan. Yan. Yan yung tapos dito sa gitna, ang plano ko dito mga kagulay, ang laki kasi ng ng space. Kasi kapag malaki space, mas madamo. Kung baka ganyan mga damo mga kagulay. Kaya ang plano ko dyan, kung makakakita ako ng mag-aararo mga kagulay, papararo ko tong gitna, ipaplat ko yan, tapos tataniman ko siya ng unting talong mga kagulay. Itong binibilang ko nga, aabot din siya mga 300 mga kagulay na talong. 300 na puno ng talong kapag tataniman ko tong gitna niya mga kagulay. Kaya yun ang pinaplano ko. Tinisting ko nga na mano-mano sana yung pala lang. Ayan, hindi naman makaya mga kagulay, masyadong matagal. Kapag pala lang gagawin kaya kailangan na titingin ako ng ng mag-araro para mas mabilis siya mga kagulay pag na-araro, para mabilad pa siya sa araw ng mga kahit na 15 days na mabilad siya sa araw. Sana dire-diretso ang ulan, ay ulan, dire-diretso ang init para maano siya, mainitan siya bago natin i-plot, talaga i-pulverize bago tabunan ng yun ang plano dito mga kagulay. Nasa 300 plus to, 320 ganun mga kagulay ang kakasya dito. Kasi ang mangyayari, yung plot na yon ay yung daanan na yan, yun nandun, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, mga nasa mga kagulay, 360 mga ganyan. Kasi 60 ang kasya dito nung binilang ko, 30-30, di bali 60 ang kasya mga kagulay. Anim, 6 times 6, 360, pero hindi natin malalaman, hindi naman natin maano pa. Kumbaga inano ko lang siya ng 0.75, sinukat ko siya pag ganun. Kapag talong, yun nga, magkakasa 360. 360 lang siya mga kagulay. Ayan siya. Kaya tatanggalin na naman niya yung mga niya kasi na grass cutter ko na yan. Yung kaganda ng may grass cutter mga kagulay, hindi ka na kailangan magbumili ng masaglit lang naman. Hindi naman ito ng 2 litro. Yun nga lang, mapagod din kapag siyempre, ako lang nag-grass cutter, pagod din siya mga kagulay. Pero mabilis lang naman, isang araw lang naman nag-grass cutter, wala pang isang araw mga kagulay. Yan, kaya kaysa masayang yung yung space, tataniman ko na lang siya ng talong kung makakakita ko ng mga kagulay, mag-aararo. Para bali yung mag-pulverize, mano-mano na lang yon. Tapos tatabunan ng plastic mulch kasi meron pa akong pondo dyan ng plastic mulch. Hindi na siya buo, pero nabawasan lang siya ng unti, gawa ng Ampalaya doon sa kabila. Andun yung Ampalaya natin sa mga kagulay. Wala rin na nangyari doon sa Ampalaya na yun. Marami rin naman tayo mga kagulay. Kasi nga nung mga nakaraan, lalo na yung nakapalo sa Facebook ko, nakikita naman nila halos araw-araw akong gumagawa ng list na umuulan mga kagulay. Makikita nila doon. Kaya yung mga naka-subscribe sa channel na ton sa YouTube, tapos yung nakapalo doon sa ko, alam nila yun mga kagulay. Alam nila yun na laging ngayon nga lang mag-iisang linggo na walang ulan dito ngayon lang mga kagulay. Himala nga siya mga kagulay na mag-iisang linggo diretso na walang ulan.
Yan, bali tataniman ko to. Bali magkakasya siguro dito dalawang lata. O kulang-kulang dalawang lata mga kagulay, kasi ang ginawa ko yan, oh. Yan yung ano niya, yung space lang niya ng ano. Kaya kakasya siguro dito yung dalawang lata. Yung dalawang lata nasa 1-2 na buto. Mga gulay, 1-2 na buto yun, ha, mga kagulay. Yung dalawang, ay yung isang lata, ay yung dalawang lata na yun. Nasa 1-2. Yan, nasa 1-2 mga kagulay. Yan, yun yung kumaka-update ko lang. Pasensya ninyo mga kagulay kung ito lang yung mga naibablog ko, kasi wala pa nga. Ay yung pinanggalingan nga ng sili mga kagulay. Napakante na, oh. Ito yung pinanggalingan ng sili. Ayan, tinanggal ko na yung plastic. Pala maarawan dyan na maarawan. Ayan, pero hindi ko muna siya tataniman ng gulay. Papataniman ko muna sa mama ng asawa ko ng ano, palay, para matubigan talaga siya. Although nung karaan natutubigan siya, pero hindi buo na natutubigan mga kagulay. Hindi katulad sa sa palay talaga na ma-i-stack yung tubig niya dyan. Baga maano, tapos maano yung mga uhot kapag ano na sila, mag-harvest nila sila. Para matang yung sakit din na ano ng lupa ay matanggal din kahit papaano mga gulay, bago taniman ulit ng ano, ng kung ano mang gulay ang may tatanim. So balik tayo dito mga kagulay. Yun nga, mga nasa 360 ang kakasya siguro dito. Siguro lang mga kagulay, kasi ano lang yun, eh. Kumbaga nabili lang ko 360 talaga mga kagulay, kasi 60 eh 6-6 din na plot. Kung meron nga talaga na makikita mag-araraw mga kagulay. Kung wala, eh, no choice talaga kundi itong ano na lang mga kagulay. Ito, mahirap naman magmano-mano kasi pagod din ako lang. Kung buti sana kung magpapaarawan ka rin ng mano-mano niyan, diyan laki ng babayaran. Ganda talaga kapag ano, hindi na rin naman 'to mapapasok ng rotovator, lang na ito lang yung paparotor mo. Itong mga nandito lang, eh, kaya kailangan araro siya talaga mga kagulay. Ayan siya. Kasi kasya dito, eh, 1 meter. 1 meter kasya dito. 1 meter kasi ano to mga kagulay. 2.5 to, hindi pala 3 metro. 2.5 siya mga kagulay, yung dyan hanggang doon mga kagulay, 2.5. Eh 1 meter, di may daan pa siya mga kagulay. Kaya ayun, sana nga makahanap ako ng mag-araro para kahit papano, eh, may mai-vlog pa rin ako, magagawan ko ng video ito. Kasi ganun din ng mga kagulay, kung makakaano ko doon, gagawan ko rin yun ng vlog o kaya video mga kagulay. So, ayun mga kagulay, sa bago pa lang sa munting channel ko, abang-abang lang kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng iba't ibang klase ng gulay, tulad ng talong, sitaw, sili, okra, palaya, pipino, kung ano pa man dyan ang pwede kong itanim, gagawin natin ng vlog. Tsaka huwag niyo na rin kalimutan na dalawin niyo ano, yung FB ko, na gumagawa ko ng mga video rin doon, mga reels. Greg Bueno lang mga kagulay, dalawin nyo doon sa FB. Search nyo lang ng Greg Bueno, tapos magpapakita doon na yung ang profile pic ng ano ko doon ay yung talong. Talong siya mga kagulay, madali lang naman hanapin, talong siya. So yun mga kagulay, hanggang sa muli. Maraming salamat sa mga dati na sumusuporta sa akin, sa darating pa na mga susuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.